mila tayo sa pila ng application ng Philippine National ID. Alright, good morning. Dito tayo ngayon sa sa building ng Molobesia dito sa may government services. Ito yung first step ng pagkuha ng national ID. Pila muna dito. Ayan. Mahaba na yung pila hanggang dito na yan. Ayan. Ayan, may mga nakapila na yan dyan. Yan yung papasok doon sa loob sa may government services na. Yeah. Ang location niyan dito sa second floor ng Molobesia sa taas ng hypermarket. Yeah. Ito 'yon ang venue ng National ID. Ayan. Mula kaninang alas 4 nagsimula yung pila hanggang ngayon, padami ng padami. Ayan, hanggang doon na yan, oh, yan. Yan. Hanggang doon na yan, yan. Yan, makikita nyo dito, yan. Parami na ng parami yan. Yan. Parating ng parating yung mga kukuha ng ID. Hanggang mag-open yan. Yan. Makikita nyo yan dito, pag nasa taas kayo, may makikita kayong McDonald's. Ito na yung venue. Saka makikita na rin yung government services dito. Yan. Yan, ito yung first step ng national ID. Alright, nandito na kami sa loob. Tapos na kami sa pila doon sa labas. Alas 8 na ng umaga, pinapasok kami dito sa loob. Pero hindi pa to mismo ng office ng office na National ID. Doon pa sa looban yung pinaka office nila kung saan doon tayo kukuha ng doon tayo mag-pick up ng ID. So ito, binigyan na kami ng form. Yan, yan siya. Yun yung pinaka form ng ID na yun. Hindi ko alam kung anong itsura niyan kasi bago pa lang yan ngayon dito sa Pilipinas. So yan, yan. Kung hindi ka marunong magsulat, pwede tamark na accept dito. Yan. So ayan, napakalob ng kamera, no? Yun yung unang bot na yan, no, may nakaupong babae na naka-red. Yun yung pinaka unang table sa screening. At yung doon naman sa kabila, sa right side, yung may nakaupong lalaki na nakakulay white, yun yung pinaka last boot na pupuntahan mo doon, yung capturing tsaka fingerprint. Doon na rin piniprint yung QR code na ibibigay sa'yo na panghuli. So ayan, nandito na kami sa loob sa registration mismo. Napakadali lang kung makapasok ka na. Alright, good morning ulit. So, kanina pumila tayo doon sa application ng National ID. So, ayan, ang bilis lang. Doon lang sa pila kasi sobrang aga kong pumila kanina. So, ito yung ito yung last na ibibigay sa iyo kapag katapos ka na. So, kukuwento ko lang, no, yung step doon kung sakasakaling ikaw na, kayo yung kukuha. Ang unang-una, pagdating doon sa pila talaga, pila. So, sa pila doon, napakarami, no? Napakarami-rami, na medyo marami yung medyo marami yung yung pumila nung time na kumuha ako kanina. So, pagdating doon sa pila, tapos pagdating nung
ng mga taga ano na Philippine National ID, yung personal nila, papasokin na kayo dun sa loob. Papasok na kayo. Upo kayo doon. Pagkatapos, ayun, dahan-dahan na kayong pupunta roon sa loob mismo ng office. Ang unang booth doon yung screening. Titingnan doon yung application nyo. Ito. Ito yung pinaka-application ng National ID. Yan. Ito yun. Yan. Ito yung dapat ganito yun na. Yung pipil up nyo. Ganitong form. So kapag na-fill up na ito, pupunta kayo doon sa my screening. Doon sa screening, titingnan ito. Yan. Baka may baguhin dito. Kailangan may correct pa. Tamang address, tamang pangalan, yun lang naman ang kailangan. Pagkatapos, pupunta ka na doon sa encoding. Encoding agad. Tapos, pipicturan ka doon. Tapos, mayroon doong machine na parang linti siya. Dalawang mata talaga. Yung kakasya yung mata mo, nakaganon. Isasalang doon yung mata mo doon. Tapos, i-capture nila. Makikita mo sa monitor, dalawang mata mo lang naka-captured. So isa yan sa identification nila na kinukuha sa'yo, yung mata mo, yung fingerprint. Ito, fingerprint nito, dalawang kamay, tapos yung litrato mismo. Yun ang kukuhanin doon sa encoding. Tapos i-encode na ito, i-input nila sa system itong nakasulat dito. Yan. Dapat tama yung mga nakasulat dito, walang maling litra. Dahil dumaan ka na doon sa screening, kinurig ka na doon kung ano yung mga babaguhin mo. Pagkatapos doon sa encoding, ito yung ibibigay sa inyo. Tcharan! Yan. Yan. Isang code. Yan. Kalagay dito, Republic of the Philippines, Philippine Statistic Office, Philippine Statistic Authority, tapos Philippine Transaction Slip, yeah, Registration Center. Andito yung kung saan ka kumuha, yan sa Manila. Tapos andito yung pangalan mo, yan. Tapos yung transaction number, ito. Tapos may code doon na ito yung babarilin kapag ka-inisyo na sa'yo yung ID. Sa pagtatanong-tanong ko doon sa mga staff ng National ID personnel, 1 to 2 months, yun ang sabi. Pero yung mga naunang tinanong ko na kumuha, 2 to 3 months. So alin doon yung totoo, baka natin kung aabot na siya ng 3 buwan. Kasi ako mismo nagtanong, sabi sa akin is 1 to 2 months. So hanggang 2 months lang yung tagal nun. I-deliver yun doon sa address na kung saan nilagay mo. Hindi ko pala naipakita, papakita ko. May question dito, mode of delivery ito. Yan. Mode of Bill ID delivery. So nakalagay dito dalawang option lang, deliver to permanent address or deliver to a present address. Halimbawa, kung taga Cavite ka tapos nagbo-board ka dito sa Pasay, yan ang magiging address doon. Yung permanent mo is Cavite, yung present address mo is Pasay. So kung sinulat mo doon is sa permanent address mo, doon mismo sa bahay mo yung di-deliver. Pero kung sinulat mo is present address, dito yun sa boarding house mo sa Pasay. So ganun yung nangyayari. Pero ang sabi sa akin is bago sila magde-deliver, iti-text ka doon sa cellphone number na doon sa number na binigay mo dito sa application na ito. Dahil marami itong pipilapan dito eh. Yan o. Una is pangalan mo, tapos kasarian, tapos kung saan ka pinanganak,
pati blood type nandito, tinatanong kung anong blood type mo, marital status. Ang una ditong nakalagay sa kasunod sa marital status, nakalagay dito is permanent address mo, tapos yung present address mo, yan, cellphone number, pati email mo dito, nandito, kinukuha o email address mo. Tapos yung supporting documents pala, pinaka-importante, baka hindi kayo makapagdala, mabuti, binasa ko ito. Kailangan, government issued na klaseng ID. Halimbawa, passport, driver's license, yan yung nakita ko doon na kailangan nila. Pero mas maganda pag yung ID lang mismo kasi ini-scan nila. Yung pinakita kong una, passport. Pero sabi sa akin doon sa screening, sir, wala ka pang driver's license dyan? Sabi ko, mayroon. Yun na lang sir, driver's license na lang kasi mahirap i-scan yung passport. Kasi nga, natutupi siya, di ba? Hawakan mo pa. Unlike doon sa driver's license, card lang siya. Ilalapag lang doon sa table, tapos i-scan na siya, napakabilis. So yun yung requirements, dapat government ID. Kapag government ID, okay na yung driver's license. Sa akin, driver's license lang okay na, hindi na kailangan yung passport ko, hindi na kailangan yung company ID ko. Yan. Dahil makikita naman nila doon sa ID na yon kung tama yung sinulat mong pagkakakilanlan mo, pangalan mo, saka address. Dahil yung driver's license is kumpleto yon. Andun yung kumpletong pangalan mo, saka address. So yun Buti na buti na basa ko ito. Wala sanang saysay kung hindi ko masabi yung requirements. Ayan, ulitin ko, isang valid ID lang, driver's license or UMID ID. Yan, kung may UMID ID kayo, yan, mas maganda. Kasi mas gusto nila pala yung ID card lang para mas madaling i-scan. Yun ang nakikita ko ron. Kasi nga, binalik yung passport ko. Tinanong ako kung may driver's license ako. Sabi ko, mayroon. So, yan. So, ito yung pinaka-ulitin ko. Ito yung pinaka-last na ibibigay sa inyo. Ayan. Kapag mayroong binigyan ka na ng ganito, makaka-uwi ka na. Dahil matagal pa yung ID card. So, yan na po, no. Napaka-simple lang mga step na, sa step sa pagkuha ng national ID card. So, yan lang po yung maikukwento ko sa inyo ngayon. So, yun lang muna. Salamat sa panunood.